Malakas na ulan at hangin po ang nararanasan ngayon sa Florida sa Amerika. Ang ilang puno sa kalsada nagtumbahan na. Ang tagpong yan ay nangyari pa bago pa man ho ang nangyaring landfall doon ng Hurricane Milton. Tumama po ang bagyo bilang Category 3 na may dalang hanging may lakas na 205 kilometers per hour ayon sa U.S. National Hurricane Center. Sa kuha po ng isa sa ating mga kababayan doon, makikita ang lakas ng hangin at ulan sa kanilang lugar. Kasalukuyang ibinabana sa Category 2 ang bagyo. Ayon po sa National Weather Service, posibleng bumuo ng mga buhawi ang Milton. Kahapon po ay nagdulot na ito ng hindi bababa sa 19 na buhawi sa Florida. Mahigit 120 bahay naman ang napinsala. Inaasahan itong tumungo pa east-northeast at humina bilang extra tropical cyclone bukas ng gabi oras sa Amerika. At kaugnay po sa sitwasyon ng ilang Pinoy sa Florida sa Amerika sa gitna pa rin po ng pananalasa ng Hurricane Milton, makakapanayan po natin si Ms. Judith Batak Dibelia. Naninirahan po siya sa south of Tampa Bay. Welcome po sa Balitang Hali, Ma'am Judith. Si Kuwani season po ito. Hi! Hindi ko humasabing magandang araw dahil nakikita ho natin ang paghugupit po nitong si Hurricane Milton. Pwede niyo ho ba kaming kwentuhan, i-describe sa amin ang nangyayari hong sitwasyon dyan sa South Tampa Bay kung nasaan po kayo ngayon? Naku, grabe po dito ang hangin, napakalakas at saka ang ulan. Ang iba pong area, lalo na po yung mga coastline, nung malapit sa dagat talaga, yun talaga ang bumaha. I see. Pero sa inyo po ngayon, nakikita, bukod ho dun sa malakas na hangin, ulan, ano ho ang nagagawa nyo ng paghahanda para hindi ho kayo labis na maapektuhan po nito? Ay, nilagyan po ng mga shutters yung mga windows ng mga bahay para po hindi makabasag yung mga window. Oho. Nakita ko nga ho doon sa inyo pong ipinadalang video na kayo ho ay may shutters na, no? Pero ganyan ho ba talaga at madalas ho daw bagyuhin talaga ang Florida eh. Ito ho ba ang pinakamalakas ninyong na-experience so far? Yes, ito po ang pinakamalakas na hindi ko inaatalang ganito kalakas. Okay. Ilang taon na ho ba kayo naninirahan dyan sa Florida, ma'am? 4 years na kami dito. We just moved from Maryland. Okay. So ito yung pinakamalakas na bagyo na naranasan ko. Ma'am Judith, makikisuyo lamang ho kami, no? Kung hindi naman ho kalabisan at hindi naman ho kayo malalagay sa alanganin, baka po pwede lang hong ipihit ninyo yung inyo pong cellphone video para makita ho namin sa labas kung ano ho ang sitwasyon dyan. Okay. Oo, kasi sa nakita ho natin kanina talaga hong malakas na ang hangin. Okay, sandali ha. Okay. Oh, go ahead, ma'am. Sige lang po. So, first pull lang. Ayan. Yeah, ayan. Okay. Ayan. Iyan ho ang nangyayari ngayon sa inyo pong street, no? Oo, ito sa street, sa labas ng bahay natin. Oho, at huwag na ho tayo masyadong lumabas, ma'am, ha? Baka madelikado naman kayo, ano? Si Ms. Judith mula sa Tampa Bay, dyan sa Florida, sa Amerika.